Ginagalaw ako ng tito ko kahit binata na ako nun. Ako nga pala si George at mas pinili ko na ipakilalang tunay kong pangalan para mas makilala ako ng mga taong alam o napagsabihan ko na ng sikreto kong ito. Mula nung kamusmusan ko, isa akong biktima ng sexual abuse. Nung bata ko, panganay ako sa 6 na magkakapatid, 5 lalaki at 1 babae. Naalala ko noon, sa edad na 6 na taon, nag-decide ang mga magulang ko na tumira sa bukid at doon nagpatayo ng maliit na bahay. Nung una masaya kahit medyo malayo sa bahay ng lola at lolo namin. Malayo sa mga pinsan namin sa bahay namin. At sa madaling salita, kami pa lamang may bahay na nakatayo sa lugar na yun. Kaya mahirap kasi walang kalaro kami. Kami lang na magkakapatid. At nung isilang ang kapatid naming panglima, doon na nakuha ni nanay ang sakit niya. Hindi ko nga alam kung ano na nga yung tawag doon sa sakit na yun. Yung sakit na nakuha sa panganganak. And since walang mga kasama at mga kapitbahay sa lugar na yun, napagdesisyon na ng lolo namin na ilipat ang bahay namin malapit sa bahay nila. Kasi baka daw namamaligno o kinukulam yung nanay namin. Walang trabaho yung nanay at tatay namin. Wala ring natapos yung tatay namin, grade 3. At yung nanay namin, grade 5 lang. Hindi ko alam dahil ba sa kahirapan o katamaran kaya hindi nila natapos pareho yung pag-aaral nila. Ewan ko. Basta nabuhay kami sa pagsasaka. Yung ibang may-ari ng lupa doon, nakikisaka yung tatay namin. Kung walang aanihin, hanap ka ng ibang racket para kumita. At dumating nga yung araw na kailangan ko ng mag-aral. Dahil hindi okay yung nanay namin para turuan ako o tulungan ako sa pag-aaral ko, tumira ako sa bahay ng lola at lolo ko para magabayan ng mga tita namin, kasama pang iba kong mga pinsan na noon nag-aaral din. Pagkatapos ng klase, nasa bahay ako, tumutulong sa gawaing bahay. Dahil nga panganay ako at may sakit ang nanay ko, ako yung kaagapay niya sa gawaing bahay at sa pag-aalaga sa iba ko pang mga kapatid. Namulat ako sa hirap ng buhay at pagbabanat ng buto sa mura kong edad. Pagsapit ng gabi, sa bahay ng lolo at lola ko, doon naman ako nag-aaral. Gumagawa ng assignment. Ganon yung ikot ng buhay ko. Hanggang sa sumapit ang pang-grade 4 ko. Doon na, nag-umpisa yung madilim na pangyayari ng buhay ko. Pinakilala ng tita ko na isa sa mga tumutulong sa aming magpipinsan sa pag-aaral ang lalaking magiging asawa niya. Oo, pinakilala ni tita ang magiging asawa niya sa amin. Sa mura kong edad, hindi ko akalaing siya pala ang sisira ng buhay ko. Ayun na. Ang lalaking ito na manhikan at ikinasal na nga sila ng tita ko. At dahil wala silang sariling bahay at ayaw sumama ng tita ko sa bahay ng magulang ng tito ko, pansamantala doon muna sila tumuloy sa bahay ng lolo't lola ko.
Walang kwarto ang bahay ng lola at lolo ko. Isang mahabang bahay lang. Kaya ayun, tabi-tabi. At isang hilera lang kami pag natutulog. Si tito, tita, mga pinsang lalaki at babae. Malapit ako dun sa tita kong yun. Kasi nga, siya yung gumagabay at nagtuturo sa akin sa pag-aaral ko noon. Kaya lagi ako sa kanya tumatabi. And then isang gabi, nag-request yung tito ko na palit daw sila ng pwesto ng tita ko. Sa akin, okay lang naman kasi lalaki din naman ang tito ko at asawa naman siya ng tita ko. Ang hindi ko alam, may binabalak na pala siyang masama sa akin. Bata pa ako noon, 10 taong gulang. Sa gitna ng kasarapan ng tulog ko, madaling araw noon, ipinasok ng tito ko ang kamay niya sa loob ng shorts ko. Hinawakan niyang maselang bahagi ng katawan ko at para bang pinaglalaruan niya ito. Wala akong ibang naramdaman kundi takot at kaba. Naulit yun, gabi-gabi. Lumipat at nakipagpalit ako ng pwesto ng higaan. Pero biglang nagising na lang ako. Nakatabi ko na yung tito ko. At ayun na naman. Nakahawak sa maselang bahagi ng katawan ko. Kaya nagdesisyon ako na sa bahay na lang namin matulog. Kasi hindi ko na kinakaya yung ginagawa sa akin ng tito ko. Akala ko matitigil na yun kapag sa bahay na ako matutulog. Pero hindi nangyari yun. Kapag lumalabas ako ng bahay para mag-igib o maghilamos sa poso, nandoon ang tito ko. Nakaabang siya sa dilim at hinihila ako sa bakanting bahay ng isa pa naming tito, kapatid ng tatay ko. Doon niya ako ginagalaw. Ako din ang nire-request niyang kasama sa bahay nila nung nakapagpatayo sila ng maliit na bahay. Bumukod sila mula ng namatay ang lolo namin at sa tuwing umaalis ang tita namin ng gabi para magtinda ng gulay sa bayan. Apat kami sa bahay kasamang anak nilang 2 babae na parehas maliliit pa. Ipinagpapaalam niya ako sa lola ko para samahan siya. At wala akong magawa. Sinubukan kong umayaw sa lola ko at umayaw sa tito ko. Pero ang lola namin nagagalit at sinasabi na, "Bakit ayaw mo? Matutulog ka lang doon. Kawawa naman ang tito mo. Walang kasama." Kawawa. Ang hindi alam ng lola ko na ako ang kawawa. Pero hindi ko masabing dahilan kasi pinangungunahan ako ng takot and at the same time naaawa ko sa mga anak nila sa tito ko. Kasi kapag nalaman nila, pwedeng magkagulo at pwedeng magkahiwalay sila. Kaya hinayaan ko na lang itago ko sa sarili ko. Pero naulit. Naulit yun ang naulit. Halos gabi-gabi. Hanggang sa mag-high school ako. Kung dati, pahipo-hipo lang ginagawa ng tito ko, mas lumala pa. Naalala ko, nagre-review ako noon at gumagawa ng assignment doon sa bahay ng lola ko.
At dahil may lames at lampara lang ang gamit, nakagawa pa rin siya ng paraan. Mahirap lang po kasi kami noon. At wala pang pangkabit ng kuryente. Kaya nagtitiis lang kami sa lampara. Nagulat ako nung gabing yun. Nasa likod ko na siya. Hindi lang hipo yung ginawa niya sa akin. Kung dati kamay lang ginagamit niya sa akin, nung panahon na yun, bibig na. Ginamit niya ang bibig niya sa akin. Wala akong magawa kundi magparaya at hayaan lang ang sarili ko dito sa ginagawa niya hanggang sa makarao siya. Kapag umalis na siya, iniiyak ko na lang lahat. Kaya sobrang galit ako sa tito ko. Galit na galit. Nung panahon na yun, wala akong masabihan kahit sarili kong nanay. Hindi ko magawang masabi yung nangyayari sa akin. Nahinto na lang yung pangahalay ng tito ko nung nagtapos na ako ng high school. Kasi umalis na rin ako sa amin at hanggang ngayon, walang nakakaalam sa pamilya namin. Wala silang alam tungkol sa sinapit ko sa kamay ng tito ko na asawa ng tita ko. Kasi mas pinili kong itago. Pinili kong itago para makaiwas sa kahihiyan at para hindi masira ang pamilya nila. Natatakot din kasi ako na baka malaman ng pamilya namin at baka kung ano pang magawa sa kanya, lalo na ng tatay ko. Sa ngayon, isa lang ang nasisiguro ko. Walang alam ang tita ko sa ibang pagkatao ng asawa niya. Oo, hindi alam ng tita ko na merong ibang pagkatao ang asawa niya. Na silahis ang tito ko. Ayokong masira ang pamilya nila, pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko, napakadumi ko na. Siguro hanggang sa hukay ko na lang dadalhin tong lihim na to para na lang sa katahimikan ng lahat. Ang haba ng tinitiis ko. 10 years old pa lang ako noon hanggang mag 16 years old ako. Gabi-gabi ng buhay ko, puro bangungot. Hindi ko alam kung tama ba na nananahimik lang ako noon. Kayo ba? Ano bang masasabi ninyo? Dapat ko po bang ipaalam sa magulang ko yung sinapit ko sa kamay ng tito ko noon? O mas magandang wag na lang at itago ko na lang habang buhay? Sa ngayon, 30 years old na ako and I'm currently working as a salesman. Ako si George at ito ang aking kwento.